Ano, medyo, ano, kung inaasahan nyo about doon, yung mensahe ko, medyo hindi. Kasi no Wednesday, meron na agad sinabi sa akin si Lord na i-message ko ngayong linggo. And ayoko naman siya paltan, kasi kumbaga parang nararamdaman ko na kailangan din naman natin siya for now. Amen? Amen? Amen. So kanina, yung binasa ni Sister Shai, yung tungkol sa walang pagsubok, di ba? Na, ano, na ibibigay ang Diyos na wala siyang ibibigay din nakaparaanan, 'di ba? Para makalabas doon. 'Di ba? Ang Diyos ay tapat at ipapahintulot niya na mapapagtagumpayan mo ano man ang pagsubok mo. Kaya ang title ng message natin for today ay ang mga dapat tandaan kapag merong kang problema. Dapat tandaan kapag humaharap ka sa problema. Ano mang klaseng problema, suliranin ang hinaharap mo ngayon. Wow, yeah. Foreigner, hinaharap mo ngayon. Ay, ano, di ba? Kumbaga, ngayong araw na to, tutulungan ka ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, tutulungan ka ni Lord. Na malagpasan yan. Okay? Na malagpasan yan victoriously. Kaya tayo, itong umaga na to, maganda sana po, i-take note nyo pa rin siya. Pero syempre, kung kayo naman ay nagsusulat, ang tingin nyo pa rin at attention ay dapat nasa preacher. Huwag naman, ano, notes lang ng notes, wala namang in-apply. Okay po? Hindi po ganon. Amen? Yan. So, wag na natin patagalin. Kapag ikaw ay may problema, number one na tatandaan mo, prinsipyo na to ha. Ulit, pag prinsipyo, ito yung hindi mo na dapat baliin. Kapag ang isang tao, binigyan siya ng principle, like for example, yung sinasabi ni Charles Stanley na life principle, kailangan talaga, ano yun? Sundin mo yun. Once na hindi mo sinunod yun, ikaw din na magsasuffer. Di ba? Alam nyo, kami nga, kahit kami ni Ate Mer, meron kaming mga nare-realize ngayon. Na oo nga, no, ang mga tao, bibigyan mo sila ng katotohanan o prinsipyo, pero diba, nasa sa kanila kung tatanggapin nila o i-apply nila. Sabi nga ng Deuteronomy 28, di ba, kapag ikaw sumunod ka sa Diyos, may blessing. Pag nag-disobey ka, may curse. Ganon din yon. Ito mga sasabihin ko sa inyo, prinsipyo to ng Bible. Ngayon, nasa sa inyo kung i-apply nyo o hindi. Diba? Ngayon, kung hindi, kawawa kayo. Pag ano, pag in-apply mo naman, you will never be the same again. Amen? Pero pag hindi mo in-apply, you will never be the same again din. Bakit? Kasi magiging worse pa yung buhay mo. Naintindihan? Naintindihan? Amen? Diba? So number one rule, number one na dapat mong tatandaan, in your problema, don't let selfishness win the war. O kaya naman po, eh sa Tagalog, huwag mong hayaang manalo ang pagiging makasarili mo. Di ba? Kasi battle yan eh, between selfless or pagiging selfish. Pero most of the time, kapag gumagawa o nagkakaroon tayo ng problema o nakakaranas tayo nito, di ba? We choose selfishness. Di ba? Na parang ang dating, eh tumatakbo na sa atin o umiikot sa atin ang buong 'di ba? Sanlibutan. 'Di ba? Na kung minsan, kumbaga parang dapat may gagawin ka, pero dahil may problema ka, nagiging selfish ka tuloy, hindi mo na nagagawa 'yung gagawin mo. Amen po. Kaya nga sabi nga dito, ano minsan kapag nagkakaroon tayo ng mga problema, parang ang selfish natin. Sarili lang natin ang iniisip natin. Pero tingnan niyo 'yung verse na 'to sa Acts 7 verse 60. Si Stephen po 'yan, si Esteban. Sabi dyan, then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Ang konteksto po niyan o ang setting niyan, si Stephen, babatuhin na po siya. Di ba? He's stoned to death na siya. Pero ano ang ginawa ni Stephen? Nag-pray pa. Nag-intercede pa. Di ba na, Lord, huwag mong singilin sa kanila itong ginawa nila sa akin. Di ba? Do not hold this sin against them. Naintindihan? Sino sa inyo ang may ganyan? May problema na, pero nagpe-pray ka pa rin para sa iba. Amen, kung ganyan ka. At sino naman sa inyo, kapag may problema, wala nang paki. Di ba? Pakialam ko dyan. May problema ako, dapat ang attention nyo nasa akin. Di ba?
Pero alam niyo ang prinsipyo, ito, sabi nga dyan, purposely forgetting about ourselves and our problems and doing something else while we are hurting is one of the most powerful thing we can do to overcome evil. Galing, no? Kapag daw ikaw, hurting ka, may problema ka, may pain kang nararanasan, pero ginagawa mo pa rin at nagpapatuloy ka sa ginagawa mo, sa tungkulin mo, sa Diyos. Yan daw yung powerful thing we can do to overcome evil. And some of us, we tend to, di ba? Kumbaga parang make ourselves depressed, di ba? We tend to, be ines, na maging bitter, di ba? Kapag may mga nararanasan. Pero kapag yan, kinakalimutan mo ang sarili mo at nagtuloy ka pa rin, grabe, very powerful yan. Di ba? Kaya nga, ang sample nga rin dito ni Bishop, kapag ikaw, song leader ka, at broken-hearted ka, ituloy mo pa rin pag sa song lead mo. Di ba? Meron ka mang nararanasan ngayon, wala kang ganito, wala kang ganyan. Di ba? Pag nagsimba ka pa rin, powerful yun. Amen? Di ba? Kasi, ganun dapat ang maging buhay natin. Sipin nyo na lang po si Jesus. O ito, connected din to sa panahon ngayon. Si Jesus, sa Luke 23:39-43, nakapako sa krus ng Kalbaryo ang kamay at ang paa. Pero ano ang ginagawa ni Jesus during nasa krus siya? Diba? Sipin nyo maigi, si Jesus nakapag 7 last words pa. Diba? Kaya nga sa Catholic, meron tayong ganyan, 7 palabra. Diba? Tuwing mahal na araw, nagsisete palabra tayo. Kami dati sa Mission House, nagaganon din kami kay Bishop Paul. And isipin nyo sa mga sakit na naranasan ni Jesus, sa mga latay na inihampa sa kanya, nakapag 7 last words pa siya. Diba? At ano pa? Yung mga 7 last words na yon? Isa doon yung, Father, forgive them, for they do not know what they do. Diba? Ano sabi? Lord, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Minamak ka, sinasabihan ka ng masama, mananalangin ka pa rin, Lord, patawarin mo sila. Yun ang powerful. Di ba? Naginawang ka na ng masama, dinuraan-duraan ka pa. Di ba? Tapos sasabihin, Lord, patawarin mo sila. Ano pa? Yung kataga ni Jesus na, today, you will be with me in paradise. Kanina niya sinabi yon, dun sa magnanakaw. Di ba? Na sinabi sa kanya, Jesus, pag nakarating ka na, alalahanin mo ko sa paraiso. O, sabi ni Jesus? Ngayon din, isasama kita sa paraiso. Galing, no? Nakapako na. Di ba? Kung tayo, huwag mo ako kulutin, sakit-sakit na ako. Di ba? May mga ganun tayo eh. Pangatlo, yung kay Mary, tsaka kay John. Di ba? Woman, behold thy son. Son, behold thy mother. Di ba? Parang sinasabi ni Jesus doon, ikaw na bahala dyan, doon sa, kay Mama Mary. kay Mary, di ba? Alagaan mo siya. Kaya nga daw si John, natira daw si John doon, nagstay siya. Kasi nga, ibinilin ni Jesus yung mama niya kay John. Di ba? Siya ang talagang umalalay. Di ba? Sakit ang nararanasan ni Jesus noon. Problema. Di ba? Pero ang sinasabi niya, nagmi-minister pa siya. Kaya isipin niyo maigi, ganun ba tayo? When we suffer from problems, kapag nakakaranas tayo ng mga problema, tinutuloy pa rin natin. O kapag may problema ka, yoko na, kayo na lang tumugtog. Kayo na lang magtamburin, bahala kayo dyan. Di ba? May mga ganun tayo eh. Di ba? Kaya nga kami, kahit sa pagpapastor din, napakaraming beses namatay kami. We die to ourselves. Bakit? Kasi kahit may tampo kami, kahit may galit kami, kahit may mga, kumbaga nararamdaman kami, pero tuloy lang. Di ba? Tuloy pa rin. Di ba yung iba dyan, kapag nasa, kapag bad mood, ayaw magsimba, ayaw talaga. Pero ang pastor, kahit bad mood siya, tutuloy siya. Di ba bakit? Kasi alam niya na yun ang calling niya sa Diyos. Trabaho niya yun. Di ba? Kaya nga may mga, kapag ikaw, lagi mo na lang iniisip sarili mo, di ba? Yung ikakasaya mo, hindi ka masaya pag dito pumuntang lugar, di ba? Pero, kumbaga parang ibig sabihin, nagiging selfish ka na.
Diba? Kaya nga, yung mga ano na yan, eh, yan mo na nga. Diba? Kumbaga, magtutuloy-tuloy na naman to. Manenermo na naman ako eh. Kumbaga, parang kapag ganun, pag lagi mo na lang iniisip mo, ah, dapat dito tayo, dapat dito tayo kumain, dapat dito tayo mag-outdoor, dapat dito tayo mag- Ibig sabihin nun, kumbaga, selfish ka na. Kami, alam nyo, parang magyayaman kaming lumabas. Kunwari, sasabihin namin sa Young Pro, labas tayo, punta tayo sa ganyan. Ang gusto namin, sumaya kayo. Para sa inyo yon, hindi para sa amin. Lagi ang iniisip namin, ganun. Pero kapag ang isang selfish na tao, yoko sumama kapag dyan sa lugar na yan. Yoko yung ganun. Di ba? Kumbaga parang when we are ganun, di ba? Ibig sabihin, selfish na tayo, makasarili na tayo. Hindi na natin purpose ang makapaglingkod, makapagpasaya ng tao. Nalilimutan natin that our happiness means more to others. Di ba? Kaya let us return to those principles kasi yun eh. Yun talaga ang mga katangian ng Diyos. Next naman, di ba? Si Stephen. Di ba? So ayan nga, na pinagbabato na siya, pero still, di ba? Nag-pray pa rin siya, nag-intercede pa rin siya para sa kanila. Di ba? Eh, kumbaga parang ikumpara nyo yung mga nararanasan natin. Pwedeng nakakaranas kayo ng problema sa school, problema sa pamilya, problema sa trabaho. Pero wala pa rin tatalo dyan sa na-experience niya. Na siya matuwid na ginagawa niya, binato pa siya. Diba? Eh tayo, may mga problema tayo because of our sin din. Minsan, kaya mo yan nararanasan kasi kagagawan mo rin. But still, hindi pa rin natin inaayos yung mga attitude natin sa Diyos. Gusto pa rin natin magrebelde, gusto pa rin natin sumuway. Kahit tayo naman ang talagang may kasalanan. Di ba? Pero si Stephen, di ba, siya, wala siyang kasalanan, ginagawa niyang kalooban ng Diyos, binato pa siya, di ba? Napaka-powerful na ugali. Di ba? Na prayer mo lang, wish mo lang, di ba, you are hoping na tayo rin magkaroon din ng ganong ugali. Amen? Parang galit na kayo. Next naman, si Paul and Silas. Ito talagang nagpa-proclaim lang to ng salitaan ng Diyos. Nagbabahagi ito ng salitaan ng Diyos. Aba, kinulong. Di ba? Pero anong ginawa nila out of their pagkakakulong? For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, for you are great. At nakarinig ang buong bilibid. Di ba? Dun sa kanta nilang yon. Kaya naman ang mga anghel ay naging aktibo. Nakapag-minister sa kanila, nagbukas ang mga selda. At yun nga, yung jailer na yon, magpapakamatay na sana. Ano pang ginawa ni Paul and Silas? Nag-minister pa sila. Sabi ng jailer, anong gagawin ko para maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. You and your household. Diba? Kumbaga, parang hindi na maganda ang itsura, ang kalagayan. Nag-minister pa. Diba? Kaya alam nyo, ganun tayo. May mga nararanasan man, tuloy ang paglilingkod. Di ba? Kinurik ka man din, dinisiplina ka man, tuloy pa rin. Di ba? May problema ka, ituloy mo pa rin yan. Yung pagpa-plug mo. Naintindihan? Di ba? May suliran din kayo mag-asawa. Anong gagawin? Magtimpla ka pa rin ng kape. Di ba? Hindi yung, ay nako. Di ba? Madalas kasi pag may problema, We tend to stop our works. Wherein kailangan tuloy-tuloy lang. Amen? 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 Tuloy-tuloy lang. Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Diba? At ito nga yung pwede nating gawin. Halimbawa, for example, yan, next naman. Yan, diba? Kapag may problema tayo, minsan, diba, we sometimes choose yan, to be depressed, 'di ba? Magmukmok, manisin ng ibang tao. Pag may problema, 'di ba? Ang gagawin, walang gagawin, 'di ba? Ang gagawin, tumunganga, 'di ba? O kaya naman maging bitter, o yung worst, maghigante, 'di ba? Dahil sa dinadanas kong ito, maghihiganti ako. Babangon ako, dudurugin ko sila. 'Di ba? Maghihiganti daw. And pinaka-worst na wag nating gagawin, yung mag-suicide. Di ba yung kapag may problema, akala mo ang pinaka-way of escape mo ay yung mag-suicide?
Di ba? Wawakas ako na. Huwag na, masakit eh. Di ba? Kumbaga parang, may mga ganong joke, di ba? Magpapakamatay sana ako, pero tinatamad ako. Di ba? Kahit yung mga ganon, di ba? Kumbaga parang ginagawang biro. Pero, huwag nating gagawin yon. O lastly, yung sumuko sa buhay. Huwag ganon, kapatid. Huwag kang susuko kapag may problema ka. Kasi bakit? Diba? Sa bawat bawat problema, may solusyon ng Diyos. Amen? Sisigaw ko yan. Sa bawat problema, may solusyon ng Diyos. Amen? Amen. Diba? Kaya anong dapat natin gawin? Ito, next natin. Kapag may problema tayo, ano yung mga dapat natin gawin? Yung do good and feel good. Alam niya, sabi ng mga preacher, lalong-lalo na nga si Joyce Meyer, diba? Kapag daw ikaw may problema ka, tapos hindi okay yung pakiramdam mo, anong dapat mong gawin? Gumawa ka ng mabuti, nang sa gayon, di ba, yung mararamdaman mo, magiging mabuti din. Do good and feel good. Halimbawa, nalulungkot ka. Magpasaya ka ng tao. Tapos tingnan mo, magugulat ka. Kapag nagpasaya ka ng tao, it will return to you, magiging masaya ka din. Di ba? Amen? Di ba? Kunwari, walang-wala ka. Parang ang pinaka-pera mo na lang sa bulsa ay 50 pesos. Ngayon, 50 na lang yan. Ngayon, ano sabi dun sa do good, feel good? Ay, Yuan, 50 na lang to eh. Tig 25 tayo. Diba? Maya-maya si Yuan, ay, talaga po! Ay, talaga po! Ay! Diba? Nung tinanggap niya, sumaya siya. Ikaw rin, magugulat ka, sasaya ka. Amen? Amen. Ganyan kami. Kapag kunwari, parang feeling namin, magkukulang na kami. Ano na yan? Teteknika na namin ng jablo yan. Jablo dyan. Diba? Ah, okay. Kulang na to ha, mas lalo ko nung isi-seedpate to. Ngayon, magugulat ka, nag-seedpate ka 100 oh. Maya-maya, pag ano mo, merong 1,000 na ano binigay sa'yo. Ah, guli, naging 10 times. Di ba? Do good and feel good. Amen? Meron bang gumawa ng mabuti, lumungkot? Wala. Kung meron man, hindi bukal sa loob yun. O yan, 5 piso, bala ka dyan. Di ba? Do good and feel good. Ma'am, ituloy mo pa rin yung walis mo. Kahit wala ka sa mood, tuloy mo. Di ba? Kasi nga tayo, kapag wala tayo sa mood, we stop our work. Di ba? Ay, wala ako sa mood ngayon, hindi ko lilinisin yung church. Dami kong tampo sa buhay, hindi ko lilinisin yung church. Dati, ang sisipag natin maglinis ng church. Diba? Pero minsan, dahil nga naapektuhan tayo ng mood natin, wala. Di ba? Apektado rin kahit ang church, building. Kahit ang mga gawain natin. Diba? Kapag may tampo ka, hindi ka nakikipag-cooperate. Team kayo, pero dahil nga may problema ka, bala kayo dyan. Diba? Kaya alam nyo, dahil nga body of Christ tayo, diba? Naapektuhan yung bawat isa. Naintindihan? Kaya sabi nga dyan, ano pa? Do good and good will come back to you. Okay? Tapos ano? Trust in the Lord and do good. Then you will live safely in the land and prosper. Sipin nyo yun ha? Oh, so then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are the household of faith. Lalo na sa mga kapatiran. Do good. Diba? And then next naman, and let us not grow weary in doing good. Huwag ka mapapagod sa paggawa ng mabuti. For in due season, we will reap and we do not give up. Basta nitong mga nakaraan, napapaisip ako dyan eh. Napapaisip. Ilan na kaya sa mga kabatch ko, ilan na kaya sa mga unang mga naging Kristiyano ang napagod na sa kakagawa ng mabuti. Di ba? For example lang po ah, sa mga paglilingkod sa Diyos, there are times talaga mapapagod ka. Kapag hindi si Lord ang source mo, ginagawa ko na nga yung best ko pero nami-misinterpret pa rin ako. Ginagawa pa rin ko nga yung best ko pero hindi pa rin ako na-appreciate. Di ba? Pero sabi ng Bible, do not grow weary. Huwag kang mapapagod. Diba? Kasi lahat ng yan, aanihin mo pagdating ng araw. Hindi ngayon, maybe hindi bukas, pero sa susunod. Diba? Na linggo, na buwan, na taon, na century, sa kabilang buhay, diba? Matatanggap mo yan. Amen! Amen! Ano sabi ni Ate Sai? Dun sa copy-paste niyang prinsipyo na kinopy-paste ko rin, walang talo sa paggawa ng mabuti. Amen! Amen! Panay copy-paste. Na kinopy-paste ni Ate Sai, na kinopy-paste ko rin. Ayan. Kasi totoo siya. Okay lang mag-copy-paste basta totoo at maayos at nasa Bible. Diba? Amen? Amen! Amen! Do good. Sabi mo nga sa katabi mo, do good. Do good.
Maging mabuti. Diba? Kaya tuloy ang gawain. Tuloy ang ministeryo. Tuloy ang paglilingkod. Tuloy ang pagbabasa ng Bible. Tuloy ang pagtitimpla ng kape para sa asawa. Tuloy ang pag-aasikaso. Tuloy ang pag-aaral. Tuloy ang trabaho. Tuloy magpakain. Tuloy magpainom. Tuloy magbihis ng mga tao. Tuloy mag-seed faith. Amen? Amen. Tuloy, tuloy, tuloy. Amen? Amen. Pangalawa naman na prinsipyo, if you have problem, remember that hard times are growing times. Hard times are growing times. Tara! Tara! The lateness. Ayan. Sabi dyan, hard times are growing times. Ang mahihirap na panahon ang nakakapagpalago. Diba? Sabi nga dyan, we don't grow when things are easy. We grow when we face challenges. Sige nga, kapag ano, masasabi nyo ba na nag-grow kayo sa swimming? Diba? Actually, nag-grow kayo sa swimming kapag seryoso kayo dun sa water baptism. Ba? And sunod naman yan, kapag kayo ay naging Kristiyanong tunay, you will grow also. Kapag tinanggap nyo yung mga pagtutuwid, you will grow also. Ba? Pero kapag easy times lang, palagi ang ina-accept nyo sa sarili nyo, you will not grow. Diba? Diba? Kung nari, sa isang lalaking gusto magpa-muscle, hindi mag-grow yung muscle mo kapag ang binubuhat mo lang ay cotton buds. Diba? Mag-grow ang muscle mo kapag ano, nagbuhat ka ng ano, nag-igib ka, diba? Niripilan mo yung container dyan, you will grow muscles. Diba? Pero kung halimbawa kung iniisip mo, ay, magkakamuscle ako sa ano na to, ay, hindi. Diba? You will not grow in easy times. Ano yung mga easy times? Ito, bibigyan ko kayo ng mga sample. Ang mga easy times ganito, yung all is well, lahat ng mga bagay sa buhay mo, okay. Diba? Marami kang pera. Diba? May ano, may outing. Daming event. Diba? Na-promote ka. Lagi kayo nagpa-family bonding. May bago kang cellphone, gadget, o damit. Diba? O kaya naman, sinagot ka ng nililigawan mo. Those are easy times. Ano pa? Dami mong friends. Dami mong dami mong pinopost sa IG, 'di ba? Sa My Day, o kaya naman Facebook, 'di ba? Panay kayo banding, dami mong pinupuntahan, 'di ba? Ang honeymoon nyo ang saya. First time yung magsama mag-asawa, 'di ba? And ang dami mong awards, 'di ba? At ang daming magagandang sinasabi sa iyo, o panay appreciation lang 'yung natatanggap mo. Those are easy times. Pero kayo rin ang sumagot. Lumago ba kayo dun sa mga easy times na 'yon? And these are the hard times. Ito yung mga example niyan. Pag wala kang budget, those are hard times. Kapag may sakit ka, kapag may nagtatampo sa'yo, kapag meron kang kagalit o nagalit ka, kapag may deadline ka tapos kailangan ng ipasa, kapag may nang iwan, pumanaw o lumisan sa mga mahal mo sa buhay, those are hard times. Kapag wala kang friend na matakbuhan, kapag wala kang mga tao, pag walang tao na maunawaan o maintindihan ka, when you are struggling with sin, those are hard times. Nirebuke ka, kinorek ka, di ba? At dinisiplina ka, hard times din yun. Di ba? Pag sinabihan ka, pag dini-a ka, those are hard times. At pag feeling mo malayo si Lord sa'yo, feeling mo stagnant ka, feeling mo ano na nawala ang lahat ng bagay sa'yo, those are hard times. Hard times din yung wala kang matawag na sariling bahay. Yung nakikitira ka lang. Those are hard times. At walang nakakaunawa sa sarili mo. Those are hard times. Tama? Pero sagutin nyo ang tanong kanina. Lumago ba kayo dun sa hard times na yon? Diba? We should. We need to grow. Kasi kung hindi, sayang naman yung mga hard times na yon. Diba? Kasi kaya nga may exam, para matest kung gano'n ka knowledgeable. Kaya nga may training, may pagsusulit, kaya tinitignan yung mga physical, ano mo, kumbaga attributes, para ma-check kung okay ba to sa military, okay ba to sa pagiging police. Eh kung lalampalampa ka, I know, not yet, hindi ngayon, siguro 10 years from now, pwede, pero hindi pa ngayon. Naintindihan? Those are hard times. Pero dapat sa mga hard times na yon, sa mga difficult times na yon, nag-grow tayo. Amen? Amen? Kasi sabi ng Ephesians 4:15, instead, we will speak the truth in love, growing in every way
more and more like Christ, who is the head of His body, the church. Amen? Kailangan mag-grow tayo. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mag-grow tayo. Isa pa, powerful. Kailangan mag-grow tayo. Kaya sabi nga dyan sa quotation natin, if we look back over our life, you will see that you never grow during easy times. You grow during hard times. Diba? Minsan, kahit nga sa event din eh. Diba? Sino ang talagang, ano, yung talagang naboborn again? Yung ano, uma-attend, kahit sa mga malulungkot na part ng church. Kahit ang church ay dumadanas ng kakaibang ano, mga trials, uma-attend pa rin. Pero minsan, they seldom grow kapag ang ina-attendan lang nila, outdoor fellowship, di ba? Mga masasayang fellowship, di ba? Hindi sila nag-grow doon. Pero yung fellowship na ano, tatayo dito yung pastor, tapos sasabihin sa inyo kung ano yung dapat i-correct o ayusin o i-adjust sa buhay, doon ka nag-grow. Amen? Yun yung growing times mo. Okay? So dapat wag nating sayangin yun. Sabi, during the easy times that come, ito ang prinsipyo dyan. You are able to enjoy what you have gained during the hard times. This is a really a life principle. It is just the way it works. Diba? Sa madaling salita, ganun talaga yun. Kung gusto nyo ng easy way, ng easy life, kailangan mo munang maghirap. Diba? Kasi if we suffer with Him, we will reign with Him. Hirap muna, bago sarap. Diba? O, sample, yung, kunwari, ano ang hirap nyo nung bago mag-swimming? Turon! Turon! Diba? Ano ang hirap nyo? Pasigpait naman po. Ate Shell, nahiya po sana. Ate Mira, pasigpait naman. Diba? Those are hard times. Kailan yung easy times? Ay, andyan na yung jeep! Ay, nasa tansol na! Ay, kalamba na! Ay! Tapos pagdating mo sa gate, ay, ang laki ng pool! Diba? Those are easy times. Diba? Ngayon, nakuha mo lang yon, naani mo lang yon, dun sa hard times mo. Diba? And that is, ano, principle na. Yun ang prinsipyo nun. Kaya for example, sa sample lang ko kayo ng madalian lang. Ito, kunwari, sa pagtatrabaho. You work hard for 6 days. Diba? Work hard ka. Trabaho, trabaho, trabaho. Diba? Pero kung ang swelduhan mo eh weekly, ang saya mo ng linggo. Bakit? Pagpindot mo, ay, may sweldo. Diba? O kaya, kinsenas katapusan. Diba? Parang pagod ka. Ginawa mo best mo. Diba? Kailan ang easy times mo? Ay, yung magpipindot ka ng ATM mo, labasan ng labasan yung tigisang 1,000, oh. Tigisang 1,000, tigisang 1,000. Diba? Okay naman sa mga asawa, kapag naman sweldo na ng ano, diba, asawa. Ah, ako na. Those are easy times. Sweldo. Diba? Kaya nga ang mga asawa ng babae, more than conqueror. The joke lang. Diba? So may mga asawa rin po na babae na nagtatrabaho. Kaya, ayun nga. And the next naman, diba? Kapag ikaw, naghirap ka sa kaka-exercise, diba? Tiniis mo talaga, ano, birthday ni Karil, no? Tiniis mo na hindi kumain ng ice cream, tsaka cake. Diba? Those are hard times. Iniinggit ka nila. Mga icing nila, nandito nung inyo. Sa sarap na mga kinakain nila, oh. Eh, ikaw, determinado kang maging physically fit. Diba? Talagang, ito lang ako. Happy birthday, ha? Skyflakes lang ako. Diba? Ito lang, skyflakes lang muna ako. Yeah. Kasi may goal ako, eh. Diba? You will enjoy, ano? You will enjoy fit body. Diba? May mga ganon. And healthy body. Diba? Narinig mo na bawal pala sa'yo ang makolesterol, diba? Ang baboy. Diba? Yung talagang matatabang kinakain. O, diba? Talaga, ang hard times mo doon, may lechon. Sarap. Gusto mong kurutin, diba? Sarap. Talagang malutong-lutong pa yung balat. Sarap. Pero dahil determinado ka, diba? Ay, ito lang. Salad. Diba? And, yun nga, aanihin mo, healthy life. Diba? Mas ang haba ng buhay mo kaysa dun sa mga naka-party mo. Diba? Sila talagang nauna na. Pero ikaw, alive and well ka pa. Diba? Kasi bakit? Talagang tiniis mo. Amen? Amen.
parang di kayo sang-ayon doon ah. Gusto niya ng lechon ah. Gusto niya ng paano. Pero yun nga, basta yun nga, dapat ipagpatuloy natin yun. Next naman, kapag ikaw naman ay, kunwari, nasa hard times ng paglilinis. Diba? Kumbaga parang, ano, yung tiniis mo, scrub-scrub ka, diba? And later on, pagkatapos, ano nang ma-enjoy mo? Diba? Habang naglalakad ka sa bahay, wow! Pag ginanon mo, wow! parang ito meron. Yeah, pag ginanon mo, wala. Diba? Tapos ang saya. Diba? Lalong-lalong na nga daw pag electric pan daw, diba? Kapag ikaw nilinis mo daw yung electric pan, anong benefit mo nun? Wow, fresh air. Diba? Pero pag nanggigitata ng electric pan, yung mga alikabok nandito na, no? Diba? Kaya, ganun. Kaya, nakita nyo yung prinsipyo? Kapag may tiniis ka, kapag may pinaghirapan ka, may sarap dun sa dulo. Pero yun nga, hard times are growing times. Kaya ito, sabi nga ng Hebrews 12:11. Ito naman, sa mga, kunwari, sa mga sample ng pinagsasabihan, mga kinokonfronta. Naku! Diba? Kaya may mga takot sa ganyan. Naku! Diba? May mga, uy, kakausapin ka daw ni Pastor. Marge, punta ka dun. Diba? Talagang, ano? Diba? Eh ako naman, di naman sila naniniwalang ang bait ko na, diba? Kala nila, galit agad sila, pero ako, mabait naman talaga ako eh. Diba? Claim yan, claim. Faith confession. Diba? Tingnan nyo to. Sabi, no discipline is enjoyable while it is happening. Diba? Sabi, it is painful, but afterward, there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Amen? Diba? Kaya diba, Shell ha? Ito, sinasabi ko to sa'yo. Aray! Aray! Aray, wow mo! Sakit! Diba? Pero after nun, pag tinanggap niya, ano, may enjoy niya? Diba? Right living. Harvest of right living. Matino. Diba? Hindi mo sasawayin. Diba? Diba? Ay, gaw-gab ha? Hindi ko nagugustuhan yung mga pag ganon-ganon mo ha? Ayusin mo yan. Kaya sige, after kong i-rebuke, di na gano'n. Gano'n na. Diba? Kaya ako dati, kahit sa akin, may mga nagbago rin sa akin sa mga ano ko, yung mga kahit pambabati ko. Dati pag nambabati ako, gano'n lagi. Oy, Rami! Ay! Diba pag gano'n, nakita lang kasi natin yun eh, sa mga kanto-kanto. Pero ano yun eh, parang yabang na dahil. Wala, Alex! Diba? Pero hindi, diba? Kapag kunwari, mataas sa'yo, tatay dan, tay. Ganon, pababa. Hindi yung tay. Hindi ganon. Kaya ako, kahit nga sa Bucor, diba? Kaya yung sinabi ni Carl na tampo sa inyo yung Bucor, kasi good morningan ninyo lang din. Diba? Sila naman na, ano naman sila eh, kapag, kunwari, lalong-lalo na pag natandaan nila mukha mo, ah, ito, lagi nag-good morning to, padaanin yan! Diba? Ayun, taga-sandalay ka, padaanin yan! Pero kung, alibaw, na-notice na daan ka ng daan dun, pero ini-stab mo sila, ay, hindi taga-sendalight yan. Ang sendalight, magalang yan. Amen? Kaya, good morning po, padaanin niyo po ako. Magsisimba ako, di ba? Good morning. Ganon. Amen? Di ba? Kaya, sino na sa inyo magbabago? Instead na, ganon na. Morning po. Diba? Kaya, may kwento rin si Papa dati, na yung nasa Saipan, pag talagang mga dumadaan mga Japanese doon, traffic! Di ba bakit? Kasi, ganun ang ganun. Di ba? Pero, maayos talagang nakakatuwa. Kaya kahit traffic, ang ganda tignan. Hindi daw matapos-tapos hanggat hindi nakakarating doon sa dulo ng pedestrian lane eh. Talagang ganun sila ka-thankful, di ba? Ang ano nila. Kaya alam nyo, dapat tayo mga Kristiyano, ganun din. Amen? O yun, walang pagdidisiplina at saka pangkokorek na ang saya. Laging nakakasakit. Diba? Lagi ka iiyak. Manginginig pa yung gat mo. Diba? Ganun talaga. Di talaga enjoyable. Pero ang harvest niyan, right living. Galing nito. Diba? Kakasabi mo, kakasabi, yun, dapat naman maging ano ka, malinis ka. Dapat maging masipag. Diba? O pagdating ng araw, ano ang mapoproduce mo? Diba? Talaga. Ganon. Amen? Amen? Right living po. Okay?
Kaya sabi nga dito, tingnan nyo. Ang sample natin si Joseph. Si Joseph talaga, ano ang katayuan ni Joseph dati? Baby boy yan ni Jacob. Diba? Baby boy, talagang binebebe. Talagang binigyan ng makulay na damit. Bigyan ng makulay, ng jacket na makulay. Diba? Talagang suot-suot oh. Diba? Talagang pamper na pamper siya ni Jacob. Pero isipin niyo maigi, 30 years, 30 years, 40 years, doon lang siya kay Jacob. Talagang baby boy siya ni Jacob. Oh, tingin niyo may governor kaya ng Egypt? Lumabas kaya si Joseph bilang prime minister ng Egypt? Hindi. Diba? Ano na pagdaanan ni Joseph? Yung ano siya, ipagkanulo siya ng mga kapatid niya. Ibenta. Diba? Akusahan ng hindi naman talaga siya yung may gawa. Diba? Pero ano nangyari? Wow! Prime Minister! Diba? Kaya alam nyo, ganun din. Diba? Dito, hindi natin alam kung sino magiging mayor dito. Diba? Paano kapag, 2030, naging mayor si Romy, diba? Dapat ngayon pa lang, maano na yan, maturuan na yan. Romy, huwag kang magsisinungaling. Romy, huwag kang mandudugas. Huwag kang mangkokorap. Romy, ha? Diba? Mag-tights ka, Romy, ha? Kaya kapag naging mayor yan, ang tights ng Muntinlupa, uy, sa Sendalay. Wow! Diba? Kasi na-train mo na ngayon pa lang. Diba? Amen? Amen. Diba? Ang ano natin, ang church natin, harap ng ano, no? Harap ng City Hall. Diba? Tanggal yan ng MCM. doon sa City Hall. Bakit? Kasi na-train. Diba? Kumbaga, na-train na ano, kumbaga, later on. Kasi, kaya marami sa ngayon, marami ngayong mga bagay na nangyayari sa inyo, hindi nyo maintindihan. Okay? Hindi nyo maintindihan. Bakit kayo nare-rebuke ng ganyan? Kinokorrect ng ganyan? Bakit kayo nagkakaroon ng problema ng ganito-ganito? Kasi in the future, magiging prime minister kayo ng buhay nyo. Diba? Gaganda ang buhay nyo. Amen? Kaya dapat ngayon pa lang, tanggapin nyo na, okay po, madaldal daw po pala ako. Hindi na po. Ba, okay po, ang yabang ko po pala. Pagdating ng araw, ano ka, pupuruhin ka nala. Ito talaga, napaka-humble nito ni Gab. Ganun talaga. Kahit kailan di nagyabang yan. Ba, oh, later on, ikaw nga, ba't ka tumatawa si Dimple, Gab? Okay? Kaya tingnan nyo to. A gem cannot be polished without friction, nor a man perfected without trials. Diba? Ang magandang bato ba? Paano maging ano yan, magandang bato, ang diamante, ang brilyante, di ba? Anong paano maging maganda yan? By polishing gold, di ba? So ganun din po tayo. Kaya nga sabi, to be truly victorious, we must grow to the place where we are not afraid of hard times. Hindi ka takot, di ba? But are actually challenged by them because it is during these hard times that we grow. Amen po. Diba? Habang kayo, meron kayong pinagdadaanan as a family, doon kayo natutong manalangin ng sama-sama. Diba? Meron kayong pinagdadaanan ng mag-asawa, doon kayo natutong manalangin. Diba? Ganun yun. Kinorek ka, doon ka natutong hindi tumingin sa iba, kundi tumingin kay Jesus. Amen? Meron mga nang iwan sa'yo, pero doon mo natutunan na Jesus is my best friend. Diba? Kaya kapag kumanta ka ng Joy of My Disciple, na feel mo, there will never be a friend as dear to me. There will never be a friend. Diba? Feel na feel mo, as dear to me as you. Diba? Hindi yung, there will never be a friend as dear to me as you. Diba? Walang ka-feelings-feelings. Diba? Bakit? Kasi hindi pa totoo sa kanila. Okay? Amen? Amen. And ito, pangatlo. Matututunan nyo rin to. Sa mga, pag nakakaranas kayo ng problema, there are times, or most of the times, diba? Only God can really help. Pag may problema ka, minsan, ano talaga, mararamdaman mo na ang Diyos lang ang makakatulong sa'yo. Ang Diyos lang ang talagang makakatulong, sabi sa Tagalog. Kaya nga sabi ng Psalm 22, 9 to 11, yet you brought me safely from my mother's womb and led me to trust you at my mother's breast. Then I was thrust into your arms at my birth. You have been my God from the moment I was born. 11, do not stay so far from me, O Lord.
for trouble is near, and no one else can help me. Diba? Ano, dun sa ibang translation, no one else can help me but you. Diba? Kumbaga, tayo, may mga pagkakataon sa buhay natin. Ako, naranasan ko yon, na lalakad-lakad ako, di ko alam kung saan ako tutungo, sino lalapitan ko, may problema ko, di ko masabi sa asawa ko, di ko masabi sa pamilya ko o kaibigan ko na pinakamalalapit. Diba? Diba? Ngayon, parang pag feeling ko, ay parang wala naman talaga silang magagawa sa sitwasyon ko. Diba? Ano nang ginagawa ko? Tumatawag na ako sa Diyos. Diba? Pero actually, hindi nga ganun eh. Dapat daw, una pa lang, tawag ka na sa Diyos. And tatandaan mo, only God can help. Only God can help. Kasi itong prinsipyo dyan, if people can help you, you don't really have a problem. Okay? Kung talagang matutulungan ka ng tao pala, hindi ka, wala ka talagang problema. Kasi kaya naman pala eh. Di ba? Kaya naman pala bigyan ka ng pera. Ay, wala pala akong problema. Kaya pala akong ano nito eh. Ilibre nito eh. Di ba? Pero kung hindi, wala kang malapitan, wala kang mautangan, wala kang masabihan, di ba? God will help you. Di ba? Diyan napapasok yung be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. And the Lord will fight for you. You need only to be still. Exodus 14:14. Di ba? Kapag wala ng paraan, diyan mo na ma-appreciate that God will make a way when there seems to be no way. Di ba? He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Di ba? Yun yun. Kaya, di ba, minsan sa mga doktor, ganun din eh. Ay, ipagpasa Diyos na po natin. Wala na po kaming magagawa sa lolo nyo. Diba? O anong gagawin ng mga mag-anak? Mananalangin na. Tatawag na sa Diyos, Lord, miracle po. Gusto pa po namin mabuhay si lolo. Diba? O dun, papasok na yung intervention ni Lord. Diba? Yung hindi magawa ng doktor, nagawa. Diba? Kaya nga dun sa, nalimutan ko kung anong movie yun. Diba? Nanalangin lang, ang taas lang ng pet ng nanay. Pet, ng pet ng nanay. Diba? O ano nangyari? Sabi ng mga doktor, Mami, there is no chance na mabuhay pa yung anak nyo. Hindi, sabi niya. Ako, mabubuhay ang anak ko. Talagang nag-pray sila, buong church. Kahit yung mga kaibigan ng anak niya, nag-pray sila. Nalimutan ko yung title. Yun, breakthrough. Diba? Nag-pray sila. O, ano nangyari? Diba? Nabuhay. Nabuhay. Diba? Ganun talaga. Anong nangyari? Nabuhay. Kaya alam nyo, kapag wala nang nagawa ang tao, pagpanay bad news and bad report na ang ano, naririnig mo, saan ka na magta-turn? For help. Sa Diyos. Amen? I lift up my eyes to the hills. Where does my help comes from? Ano sabi doon? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Amen po? Di ba? Isn't it amazing? Isn't it surprising na ang Diyos, helper mo siya? Wow! Tagatulong. Di ba? So kaya mo ang lahat ng bagay. Amen po? Amen. So yan na, tatandaan natin, pag may problema, only God can help. At dito na po ako maglalas, dito na po ako magtatapos. Tatandaan natin, kapag may problema tayo, always agree with God. Sabihin nyo nga, agree with God. Agree with God. Sabihin nyo tatlong beses. Agree with God. Agree with God. Agree with God. O sa Tagalog, o sumang-ayon sa Diyos. Paano ba tayo sumasang-ayon sa Diyos? Ito, natuwa kasi ko dito kasi madalas, naririnig ko lang siya kay Benny Hinn, kaila David Hernandez na, you must agree with God. You must agree. Pero nasa Bible din pala siya. Sabi ng Job 22:21, agree with God and be at peace. Thereby, good will come to you. Diba? Sa Tagalog, sumang-ayon ka sa Diyos para umayos ang buhay mo. Diba? Ano ibig sabihin ng pagsang-ayon sa Diyos? Pag sinabi ng Diyos, kaya mo! Diba? Sabi mo, Amen! Ganun. Diba? Pagpapalain ka ng Diyos! Amen! Tataas grades mo! Amen! Diba? Maayos ang pamilya mo! Amen! Eh kaso, ang problema natin, ay nangyayari, minsan, we disagree with God. At ang malala pa, we argue with God. Diba? Hindi na nga tayo nag-a-agree, nagdi-disagree na nga tayo, nag-a-argue pa tayo sa Diyos. Alam mo, makakasama ka sa Yearn Camp. Huh? Paano? Diba? Alam mo, pagpapalain kita, pag nagpastor ka, huh?
Imposible. Di ba? May mga ganun eh. Don't argue with God. Don't disagree. Laging mag-agree. Amen? Amen. Di ba? Tatandaan natin, at yun nga, ang laging tanong dyan, kanino ka mag-a-agree? Sa Diyos o sa demonyo? Ang sabi ng Diyos, kaya mo ang lahat ng bagay. Amen? Ang sabi ng demonyo, wala ka ng pag-asa. Di ba? O, anong dapat? Jesus name. Di ba? May mga ganun eh. Kahit sa mga pastor, may mga ganun. Hindi ka na effective. Hindi ka fruitful. Jesus name. Di ba? Be silent. Di ba? I am effective. Fruitful. Productive. I am anointed. Powerful. Talagang gaganon pa ako. Talagang mga ganun. Kailangan pag may mga sinasabi, binubulong ang kaaway, sigawan mo, hindi! Di ba? May mga ganun. Gagaling ako! Di ba? Wala na. Malala na ang ubo mo. Wala ka ng panlasa. Hindi! Magkakaroon! Ah! Di ba? Kailangan mas matapang ka pa sa demonyo. Amen? Di ba? Panoorin nyo ulit ha. Kung humihina ang faith nyo, panoorin nyo ulit yung war room ha. Para makita nyo ulit paano lumaban si Priscilla doon. You devil! I rebuke you! Out of my house! Out! Di ba? Maganon. Tapos yung lola doon, kalola-lola ha. Katanda-tanda. My God is mighty! My God is powerful! Di ba? Kumbaga, hindi mo siya matatalo. Talagang, ang taas ng faith. Kalola-lola, katanda-tanda, taas ng faith. Di ba? Kasi alam niya, ang totoo, physical lang ang tumatanda. Pero ang loob, pwede niyang ma-renew every day. Amen. Amen. Diba? Edad lang ang tumatanda, pero itong spirit, nababago araw-araw. Amen. Amen. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. 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 Diba? Kaya agree with God and be at peace. Thereby, good will come to you. Diba? At minsan, ito ang kasalanan nating mga tao. Ito ang sinasabi ng Diyos, but ikaw, pero ikaw, sumasalungat ka. Sino ang dapat mag-adjust? Sagutin niyo ako. Sino ang dapat mag-adjust? Tao. Di ba? Kaya halimbawa, nung Ambiucor, nagpatupad. O, kailangan, di ba? Dati, nakakadaan naman tayo eh. Di ba? O, pero kailangan ngayon, may bisek kayo na, ano, na pass. O, nagano tayo. Di ba? Nag-comply tayo. Nag-apply tayo ng ganun. O, sumunod tayo. Kumbaga, nagpa-mold. Kumbaga parang nag-compromise or nag-umano ka, kumbaga nag-obey ka. Ganon din sa Diyos. Di ba? Sabi ng Diyos, husband, love your wife as Christ loved the church. Di ba? Wife, submit to your husband. Eh ngayon, kapag sinusuway ng mga mag-asawa yan, gumaganon. Di ba? Youth, remember your Creator in the days of your youth. Diba? Oh, sang-ayon. Agree with God. Ah, remember daw. So, yearn camp, youth fellowship, attend. Diba? Do not be anxious for anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Diba? Pero ikaw, salungat ka. Instead of praying, worry nga, paniyo na, diba? O ngayon, ano nangyayari? Hindi ka na namamold into Christ-likeness sa gusto ng Diyos, kumakalaban ka pa. So, hindi nangyayari. Kaya, I make it to the point. Ako sa sarili ko, ah, hindi ito sa inyo. Nasa sa inyo na lang kung papanig kayo sa akin. Noong mga nakaraan, sinabi ko na yon, sabi ko, Lord, ang powerful pala ng salita mo talaga. Lalo nung nabasa, ano, parang na-marathon ko kasi yung kay Joyce Meyer. Kasi madami, nag-disagree kay Joyce Meyer. Diba, parang kinikritik siya na mali turo niya. Pero nung na-check ko talaga sa Bible, ay, tama naman pala. Tama pala talaga. Kaya sinabi ko sa sarili ko, ay, okay, hindi ko nababaliin yung Word of God. Diba, may mga ganun tayo, binabali natin yung Word of God for our benefit, for our sake. Ay, hindi, ito prinsipyo ko. O ganun. Dapat ikaw ang magpamold. Amen? Sunod ka sa Diyos. Sunod ka sa Diyos. Sabi mo nga, sunod ka sa Diyos. Okay? Pag may gusto ang Diyos, ikaw ang mag-adjust. Amen? Sino ang matalino? Diyos o ikaw? Diyos.
Sino ang mataas ang kaparaanan? Diyos o ikaw? Diyos. Diba? Sino ang nakakaalam ng lahat? Omniscient. Diyos o ikaw? Diyos. Diba? Sino ang nakakapunta sa lahat ng ano ng lugar? Diyos o ikaw? Diyos. Sino ang tama at mali? Diba? Sino ang tama? Diyos o ikaw? Diyos. Diba? Kaya kapag sinasabi ng Diyos, hindi siya. Siya. Sige. Diba? Ganun. Diba? Hindi dyan sa school na yan. Dito sa school. Sige po. Pero tayo kasi, mas type ko si Roberto kesa kay Diego. Diba? Mas type ko si Georgia kesa kay Enova. Diba? Mga ganyan-ganyan. Diba? Ay, mas type ko dito kesa ganon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, mag-adjust ka. Sumunod ka sa Diyos. Diba? Tsaka ito pa, ito ang natin. Ito ang panghawakan natin kay Lord. Ito, 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God are yes and amen unto the glory of God by us. So healing, amen. 'Di ba? Restoration, yes. Victory, amen. All the promises of God are yes and amen to us. 'Di ba? Pero, kasalanan? No, sabi ni Lord. Diba? Immoralidad? No, sabi ni Lord. Youthful lust? No. Kaya alam nyo, may mga yes tayo and amen. Pero basahin nyo rin yung sinasabi ng Diyos na no, never, diba? And don't. Okay? So, dapat alam nyo yon. Yung mga donut. Yung sinasabi ni Lord na ni Bishop na donut. Okay? So, kung ganun, having said that, ano ang dapat natin gawin? Ito, nakita ko lang to. Ano, alam nyo, ibig sabihin ng pag-agree with God, yung amen? Una, A. Basa. Agree with God. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Diba? Sunod naman, M. Move with God. Diba? O, punta ka sa ano? Sa Cubao. Punta ka sa San Pedro. Magpastor ka dun. Move with God. Amen, Lord. Sunod naman, end with God. Sa Diyos ka pa rin magtatapos. Start with God, end with God. Okay? And last na lang, never doubt God. Diba? You know, ano ang problema ng mga tao na nag-i-struggle pa rin with the same sin, same challenges, same struggle, they don't agree with God. Sinasabi ng Diyos sa kanila, ano ka ba? Malaya ka na. Ano ka ba? Pinatawad na kita. Pero sila, self-condemnation. Sisi ng sisi sa sarili. Ano sabi ni Ate Mer nung Wednesday? Self-condemnation is not repentance. Diba? Ano ang repentance? Magbago ng buhay. Magbago ng mind and actions. Naintindihan? Amen? Amen? So alam niyo na kung anong gagawin kapag may problema? Amen. Don't, let selfishness win the war. Diba? Tatandaan niyo, pag may problema, hard times are growing times. Amen? Kaya huwag kang tatakas dyan. Pangatlo, prinsipyo yung pangatlo, only God can help. Amen? At pang-apat, laging tatandaan, always agree with God. Diba? Sinasabi ni Lord sa'yo, malalagpasan mo yan. Amen. Mag-amen ka. Diba? Once na nagduda ka, once na nagdoubt kasi, you will never receive. You will not receive the plan of the Lord for you. Amen?